kasi natin si ang mga suki natin dito, si Docs Willie and Lisa. Hello there. Good morning po. Hello, good morning. So today, pag-uusapan natin yung mga pagkain na pwedeng kainin na... Na bawal kainin. Bawal kainin pag walang laman ng tiyan. Oo, and pag yung parang mas luma na siya kasi ito ay sanhi ng mga food poisoning. Yes, madaling mapanis at hindi madali mapanis. Okay, so ito go. Parang lagi kong kinakain niya. Ano po to? Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Yes. So madali po siya mapanis. Yes. Oo, dun sa mga pupunta sa fiestahan, syempre, ang sarap-sarap, ang daming nakalatag dyan, ano. Bago tayo kumain, tignan muna natin yung madaling mapanis sa hindi madaling mapanis para makaiwas tayo sa sakit. So kung yung mga pagkain na prito, inihaw, yan, matagal ho yung mapanis, kaya medyo safe kayo dyan. Okay. Tapos yung pong mga pagkain na may mayonesa, may gatas, may keso, may tomato, gaya nito, o yung may mga sauce, mabilis din yan mapanis. Mm-hmm. Okay, so pag sinabi mong kunyari may tomato, may sauce, mabilis mapanis, kailangan ba nasa cool place sila? Hindi mo linalagay sa labas masyado? Yes, kailangan nasa cool place. Tapos yung mga pagkain po, kailangan 3 oras lang. After 3 hours, lalagay nyo na sa ref. Mm-hmm. Kasi baka mapanis na. Kasama na po yung kanin doon. Kasama yung kanin. Mas safe ang plain rice kaysa sa fried rice. Mas madali masira yung fried rice. Kasi may oil. Tapos kung gusto niyo mag-init ng pagkain, isang beses lang po ang pag-init ulit. Ay, hindi bakit? Pwede yung init ng init. Ah, merong bakterya pupunta. Oy, dahil tinan mo, init pa naman kayo ng init. Oo. Huwag na kayo mag-iinit once lang. Tsaka kung gusto niyo mag-init, talagang mainit na mainit. Oh, kumulo. Pwede yung hindi kumukulo. Uh-oh. Eh, ano po ba ang mga first aid natin para kunyari meron tayong may na-food po? Food poison. Ano ba ang ginagawa kasi natin? Po ng katawan natin, pag meron nakaing masama, either isusuka natin or idudumi natin. So yan ang senyales na may senyales. Food poisoning. Nagsusuka, tapos parang lalagnat at masakit ang tiyan, parang naimpacho. So ang dapat dito, iinom tayo ng? Yes, let's say naglo-loose bowel movement, nagtatay, pwede yung broth diet. Banana, rice, apple tea para tumigas ulit yung dumi natin. Brat diet. So banana, rice, apple tea. Pag sumasakit na yan. Banana, tapos kanin. Apple, mansanas, tsaka tea. Okay. Tsaa. Or bottled water. Mas safe so yun lang. And saging. Saging. Yes, safe ang saging. Sa mga prutas, mas safe yung mga prutas na may balot, like saging, pakwan, mastic. Ito kasi minsan merong mga fertilizer na pumapasok. Or pesticide. Tapos okay. Sa pagkain, mas maganda yung luto kaysa sa hilaw. Kagaya ng mga sushi, kilawin. Ito mga salad. So kunyari, bumili po ako ng sushi ngayong gabi, hindi ko nakain. Pwede ko bang kainin ulit bukas or hindi na? Better wag na lang kasi na lang. Overnight na baka sira na yan. Pwede naman ilagay sa ref eh. Or sa freezer. Yes. Pero ang pinaka-safe sa lahat po, syempre lutong bahay at maghuhugas muna ng kamay bago kumain. Okay. Parate. Thank you. Maraming salamat, thank Doktor. You. Thank you very much. And thank you rin sa flowers na binigay niya sa amin. Oo, nakakata.